Alright, so ito na yung last lesson natin for this session, for this Saturday, the understanding the role of the financial markets and institution. So yung mga more advanced lessons about financial management, we will be discussing that on the next session natin, next Saturday. So this session, ang ginawa natin, foundation muna ng mga concepts before we go to the analysis and application of what we have learned from this session concepts. Okay? So, ang i-discuss natin ngayon is ano ba itong financial markets na to na lagi nating naririnig and ano-ano ba itong mga financial institution na to? Okay? And ano ang importance nila at ano ang role na ginagawa nila? Okay, isa rin sa mga i-discuss ko rito at isa sa mga pinaka-interesting na topic is about the stock market. Okay, the Philippine stock market. Actually, hindi ako masyadong magdidig in dun sa details ng stock market, but bibigyan ko lang kayo ng glimpse and idea because investment na subject is one of the major subjects of a financial management student, which are being discussed or which is being discussed in the undergrad. Okay, but of course, alam naman natin na hindi rin talaga nabibigyan ng emphasis, okay, ang investments because not all persons have investments in the stock market. And if you don't have investment in the stock market, it is impossible for you to teach, okay, the concepts, okay, of investments. Kaya nga, dito sa session natin na to, di ba, ang i-discuss lang natin is yung the basics. Okay, dapat doon na naman tayo nagsisimula. Doon tayo sa basics muna. Okay, so let's proceed. Outcomes at the end of the lesson. At the end of the lecture, graduate school students should be able to, number one, define financial markets. Number two, identify the participants in the financial markets. Number three, appreciate the importance of financial markets as providers of funds to business establishments. Next, enumerate and distinguish the types of markets. Next, familiarize with the categories of financial institutions. Next, understand the role of the stock market and its kind. Next, know the kinds of stock market. Explain the reason for transactions in the stock market and discuss the role and operation of stock exchange. So, very critical for a financial consultant or finance manager to know the role of the financial markets. Kasi dito iikot talaga. Sabi nga nila, malulugi na lahat ng industry except sa financial industry. Okay, walang kamatayan ang financial industry because we are living in an economy and financial is one of the best measure, okay, of sabi nga natin, profitability, sustainability. Alright, so let's proceed. So ano ba itong tinatawag na financial market? Okay, sabi dito, one may wonder how financial manager knows whether he or she is maximizing the shareholder's value, which may affect the value of the company. So, paano nga, di ba sabi natin, paano kaya gagawin ng isang finance manager na mapataas ang value ng shareholder in which it will give the whole firm an increase in the market value of its name, of its brand, okay? This information is provided daily to financial managers through price change determined in the financial markets. But what are financial markets? So dito na papasok yung paano ba talaga mag-i-increase yung value, okay, ng mga investments ng shareholders sa isang corporation. Okay? In a financial market, okay, these are the meeting place for people, corporation, and institutions that either need money or have money to lend or invest. Okay? Akala kasi natin nung una, okay, pag tayo ay mag-i-invest, ang alam lang nating investment more of real estate. At ano yun? Condominium and of course yung mga lupa. Kasi tumataas ang value niya. The problem with this real estate investment, pag kinailangan mo kasi siya, okay, kinailangan mo yung cash, kailangan mong i-liquidate, napakahirap humanap ng buyer o ra-orada.
Ngayon, kung emergency, nagkaroon ka ng pera, kailangan mong ibenta sa mas murang halaga, in which lugi ka pa. Okay? Samantalang in the financial market, okay, every second, every minute, nagkakaroon ng buy and selling of the stocks. Okay? Sa mga shares of stock. Kaya madaling mag-liquidate. Kaya kung kailangan mo talaga ng money, pwedeng-pwede pagdating sa financial markets or sa stock market na tinatawag. Okay? So, and at the same time, sabi nga natin, kung ilalagay natin ang pera natin sa banks, maybe it is for the purpose of emergency fund only, okay, and for the purpose of working capital o yung tinatawag nating gagamitin for business sa daily operation. Alam nga naman maglagay ka ng funds sa long-term investment tapos gagamitin mo sa daily operation, hindi naman pwede yun, of course. Ang ilalagay na investment is something na hindi na talaga kailangan ng individual or hindi na kailangan ng business. Or for the meantime, hindi mo na kailangan, so kahit pa paano, nagro-roll over yung pera, kumikita through dividends, through increase in the stock price, para pag binenta mo, diba, mas mura ang bili mo, binenta mo ng mahal, kikita ka. Okay, kaya needs money or have money to lend or invest. Tapos sabi dito, participants in the financial markets does not only include large corporations. So akala natin puro mga publicly listed entities lang ang nakikita natin sa Philippine Stock Exchange. Okay? Ang tawag natin doon, corporate financial markets. But also, the national, state, and the local governments, primarily the borrowers of funds for highways, education, welfare, and other public activities, ay involved rin pala sa tinatawag na financial markets. Ang tawag doon, public financial markets. Alam nyo ba sa panahong ito, no? Napag-aralan ko na contradicting pala ang movement ng stock market at saka ng mga bonds like corporate bonds and government bonds. Okay, ulitin natin na pag sinabing bonds, pinapautang natin ang gobyerno or pinapautang natin ang corporation. Pag sinabing shares of stock, bumibili tayo at nakikibahagi dun sa parte ng kumpanya. Okay, in either way, nakakakuha sa mga investors ng funds ang mga corporation at ang government. Okay? So, kasi ginagamit nga nila for government, for public use, for corporation, for expansion, and dividend declaration. Okay? Alam nyo mo na sa panahong ito, dahil ang bonds ay fixed rate, okay? Fixed payment. Okay? Mas marami ang nag-i-invest sa bonds kaysa sa stocks dahil nga bagsak ang stock market. Ano, marami pa rin kasing naloloko na, or not necessarily naloloko, naniniwala na mahirap makarecover sa panahong ito. So, may mga tao na hindi bumibili ng stocks ngayong kung saan mas mura ang stocks, di ba? Mas pinipili nilang maging investor sa bonds kasi fixed rate yun. So, kahit papaano, whatever happens in the economy, continuous kang babayaran kasi yan ay bond. Okay, debentures yan. May usapan kayo. Whatever happens, babayaran ka ng interest. Okay, so yun yung nangyayari, of course, sa public financial markets. Okay? So, kaya kung mapapansin mo, if ang iyong portfolio investment ay combined by bond investments at saka ng stock investment, mapapansin mo, okay, yung stock investment mo bagsak talaga sa mga panahon ngayon because of the COVID-19. But, makikita mo, yung iyong bond performance, hindi ganun, hindi siya bumabagsak. Okay? Actually, tumataas pa nga. Dahil mataas nga ang demand sa kanya, so maganda mag-invest sa kanya ngayon. Therefore, nababangga nung pagbagsak ng stock market, nung pagtaas naman nung sa investment in bonds. Kaya very diversified ang iyong portfolio, hindi ka talo. Okay? Hindi ka natatalo sa pagbagsak ng stock market. Pero sabi ko nga, if you are a good investor, okay? So, sa mga panahon ngayon, magdadagdag ka ng investments. Bibili ka ng stocks kasi mura siya. Naka-sale siya ngayon. Okay? So, ang pinag-uusapan naman natin kasi dito is investment. Hindi natin pinag-uusapan ang trading. Okay? Magkaiba kasi siya. So, mamaya i-explain natin siya. Okay? Corporations rely on the financial markets to provide funds for short-term operations,
for acquisition of new plant and equipment. So, alam na natin yan. Na-discuss na natin yan previously. Bakit kailangan ng funds? Okay, for daily operation, at the same time, for acquisitions of fixed assets. Next. The purpose of financial markets. So, a business firm may go to the markets and raise financial capital, either borrowing money through debt, mangungutang daw, tawag doon debt financing. Okay, or magbebenta ng parte ng kumpanya, ang tawag doon equity financing. So in short, doon sa asset equals liability plus equity, siya si liability and siya si equity. Huwag malilito sa dalawang 'yon. Okay? Ayan. Ano-ano naman itong mga types of financial markets? So papasadahan lang natin 'to kasi ito'y basic ano, para at least familiar tayo doon sa mga financial markets. But more of sa discussion na 'to, magfo-focus ako or magbibigay ako ng emphasis sa stock market. Okay? So, ito yung mga ano types ng financial markets natin. Number one, we have the physical markets versus financial asset markets. Pag sinabi mong physical markets, ang mga mabibili mo dyan, of course, ay mga tangible or real asset like products such as mga sasakyan, computer, machinery, etc., etc. While in financial asset markets, we are pertaining to short-term investments or long-term investments in the stock market and trading securities. Okay? Ano naman itong number 2? Spot markets versus future markets. So sabi dito, spot markets are markets in which assets are bought or sold on the spot delivery. While future markets are market in which participants agreed today to buy or sell an asset some future date. So, ang ibig sabihin nun, okay, nag-agree kayo today kung magkano ang magiging presyo. Okay? Like, for example, mag-agree tayo na ganito, nabibili natin next year, okay, yung gold, pero ilock na natin ang price ngayon. So, merong speculation ng price, di ba? So, yung isa, ilalock natin dito, for example, at 100,000, and then pagdating ng future date, okay, pagdating ng napag-usapan nating date, okay, ang presyohan na pala niya ngayon ay 150,000. So, dahil inilock natin, gumamit tayo ng future market, gumamit tayo ng future options, nilock natin ang price ng 100,000, of course, swerte yung bibili. Kasi mas mura niyang mabibili kaysa dun sa nagbenta na sayang na kumita pa sana siya ng additional 50,000. That's future markets, okay? Versus dun sa spot market na on the spot ang transaction. Okay, ano naman itong number 3? Money markets versus capital markets. So, ano pag sinabing money markets? Money markets are financial markets in which funds are borrowed or loaned for a short period or yung sinasabi natin less than a year. Okay, so ganun pala pag money markets. Pag sinabi naman natin capital markets, these are financial markets for stocks and for intermediate or long-term debt. Yun na nga yung sinasabi natin, long-term debt, yung mga bonds, debentures. Okay? And investment in the stock market. Therefore, if papasok ka pala sa capital markets, dapat long-term ang mindset mo. Okay? Kung sabi ko nga dun sa mga client ko, I don't advise that you will invest in the stock market with the thinking na iwi-withdraw mo siya 3 to 5 years from now. Dapat hindi ganun. Okay? Dapat long-term. And sabi nga natin, investment in the capital markets, dapat meron laging goal. Hindi basta mag-i-invest ka lang dahil, okay, gusto kong kumita. Hindi siya ganun. Meron kang ini-aim. Okay? Meron kang target time period. Ayan. So, ganun ang pag-i-invest sa capital markets. Number 4, we have primary markets versus secondary markets. So, sabi dito, primary markets are the markets in which the corporation raise capital by issuing new securities. So, halimbawa ganito. Si corporation nangangailangan ng fund. Nag-apply ang mga incorporators ng corporation. Ayan. And then, nangangalap sila ng mga original investors. So, initially, ibinenta nila ito dun sa mga gusto mag-invest. Okay? So, nagkaroon ng mga initial investors. Tawag dun primary markets. Ngayon, kapag itong investment na to ay ibinenta na sa iba, ibinenta na sa public, okay? Yan. Yung matatawag nating secondary market na. Kasi, naipasa-pasa na siya.
Yan, okay? And then number 5, we have private market versus public market. Pag sinabi natin private markets are markets in which transactions are worked out directly between two parties. While in public markets, okay, are markets in which standardized contracts are traded on the organized exchanges. Katulad nga ng Philippine Stock Exchange, it is a public financial market because meron na tayong tinatawag na trading on an organized exchanges. Hindi ka naman basta-basta makapag-invest lang dun sa Jollibee kung gusto mo mag-invest sa Jollibee Corporation, ipupunta ka sa Jollibee Corporation. Hindi yan ganun. Laging merong broker or intermediary kung saan dun dadaan yung investments mo. Okay? And kaya mamaya pag-uusapan natin yan. So, na-discuss na natin itong mga types ng markets. Let's now go to financial institution and its categories. So, some of you familiar na dito sa mga to. Okay? So, ano-ano ba yung mga yan? Ayan. Unahin natin yung investment banks. Okay, ano ba pinagkaiba ng investment banks sa commercial banks? Pag investment banks, it is an organization that underwrites and distributes new investment securities and helps business obtain financing. So, kapag pala ang mga businesses ay nangangalangan ng finances at gusto na investment in securities, investment banks ang bahala doon. While commercial banks, this is a traditional department store of finance serving variety of savers and borrowers. So, yung mga nakikita natin, okay, kung saan tayo nagsisave ng pera, okay, and nangungutang ng pera. Okay, number 3, financial services corporation. It is a firm that offers a wide range of financial services including investment banking, brokerage operations, insurance, and commercial banking. So in short, financial services, variety of operations ang ginagawa nila. Okay, for number 4, ano naman tong credit unions? It is a cooperative association whose members are supposed to have a common bond, such as being employees of the same firm. Credit unions are often cheaper source of fund available to individual borrowers. So, katulad sa selfie, meron tayong mga cooperative credit unions. Ayan. So, specifically para sa employees ng selfie yun. Okay. Number 5, pension funds. Retirement plans funded by corporation or government agencies for their workers and administered primarily by the trust department for commercial banks by life insurance companies. Meron kasi tayong batas na hindi ko na maalala pag nag-exceed ng 10 or 15 something yata yung iyong employees required silang bigyan ng employee benefits. So, pag-uusapan na lang yan kung, di ba, partly magbabayad ang employer, partly magbabayad ang employee, mga ganon. Okay, but dapat may nangangalaga dun sa funds nila. Okay, ito namang mga life insurance companies. Okay, yung mga life insurance companies before traditional. Okay, ngayon meron na tayong tinatawag na VUL. Okay, pag sinabi yung VUL, Variable Universal Life Insurance, in which, pag nagbabayad ka, okay, partly napupunta sa investment sa stock market and then partly napupunta sa insurance. Okay, so isa ito sa mga way kung paano mag-invest, yung tinatawag nating VUL. Ayan. Ito namang number 7, actually dito ako masyadong nagdidig. Para doon sa mga wala pang knowledge talaga pagdating sa stock market and gusto mo mag-invest sa stock market. Okay? Meron tayong tinatawag na direct stock investment at saka indirect stock investment. Punta muna tayo dun sa indirect stock investment. Pag indirect stock investment, hinahayaan mo na may mag-manage ng fund mo para hindi mo masyadong iisipin kung ano nangyayari sa kanya. Okay? Sa mutual fund, merong pooling of funds. Anong pag sinabi mong pooling of funds? Halimbawa tayo, 10. Nagbibigay tayo ng tigi 1,000. Meron tayong 10,000. Dadalhin natin sa mutual fund company. Si mutual fund company, pagsasama-samahin niya yon at siya ang bahala kung saan niya i-invest yung ating pera. Okay? Hindi natin pwedeng diktahan si mutual fund managers kung saan niya ilalagay na corporations yung
ating pera. Kung gusto mong diktahan, okay, ang tawag doon direct stock investment, in which ikaw ang nagde-decide kung saan mo gustong ilagay. Okay, but for mutual fund, once na inilagay mo yung 1,000 pesos mo at pinagsama-sama na niya sa buong Pilipinas lahat na nag-i-invest, siya na ang bahalang kung saan niya ilalagay ng mga companies yung investment mo. Ang pinakamaganda lang pagdating sa mutual fund, hindi niya inilalagay sa isa, dalawa, tatlong corporation or company. Minimum nan, katulad dun sa ginagawa namin, 10. Okay? At very diverse ang industry. Hiwa-hiwalay. Okay? Kasi nga, that's the rule of finance. Kailangan may diversification. We do not put our eggs in one basket. Ngayon, hindi ka pa nga masyadong knowledgeable. Pero, gusto mo, today, makapag-invest ka na. Isa sa magandang way is to invest in mutual funds. So, ganun din naman yun. Okay? Ini-invest din niya sa mga corporation. It's just that, dito, hindi ka makaka-receive ng dividends na katulad ng nare-receive mo sa direct stock investment. Pero, tumataas ang value ng iyong investment, ang tawag nila NAVs, net asset value. Okay? So kasama na doon yung dividend na natatanggap. Okay? And pwede mo rin siyang i-withdraw anytime. Okay, kung ilalagay mo siya sa mutual fund, parang 7 banking days ang kailangan. Okay, kung gusto mo nang ibenta. Ako yung mutual fund ko ngayon nung tiningnan ko negative siya kasi nga kung ini-invest ni mutual fund company yun sa mga stocks, eh bagsak ang stocks ngayon, so negative siya ngayon. But, sabi ko nga, if you want to invest, di meron tayong investment na, meron tayong long-term thinking pagdating sa investment. So, you don't have to worry kung bagsak ang stock market ngayon or not. Okay? What is important is, magdagdag ka ng investment ngayon dahil mura ang stocks. Okay, ganun ang kagandahan ng mutual fund. Ito namang universal unit investment trust fund or UITF, pareho din 'yan. Pero ang pareho din siya ng mutual fund. Pero ang binibili mo naman dito, units. Okay? And normally ang nag-o-offer nito ay mga banks. Okay? So, kung dun sa number 7 ay net asset value. Okay, dito naman yung units ng units ang nava-value natin dito. Okay? So, yun yung sa number 8. Sa number 9, hedge funds. Okay? Ang hedge funds ay part ng derivative investments. Pag sinabi mong derivative investments, nakadepende sa ibang equity, nakadepende sa ibang investment yung magiging price niya. Sabi dito, okay, it is similar to mutual funds because they accept money and use the funds to buy various securities, but there are some important differences. So, hindi natin ididig yung differences ng hedge funds kasi masalimuot ang pag-aaral ng derivatives. Kailangan may separate topic ka talaga. At kokonti lang dito sa Pilipinas ang may expertise pagdating sa derivatives. Okay? At isa sa mga example niyan ay hedging o yung hedge funds. Okay? And then, we have the private equity company. Sabi dito, it is an organization that operates such as or like hedge funds. But rather than purchasing some of the stock of the firm, private equity players buy and then manage the entire firms. Okay, so ito yung mga kategory ng ating financial institution. Ngayon, we will now go sa aking favorite topic, okay, the stock market. And, okay, kung mapapansin mo, I use the Tagalog version of discussion. Kasi ang ginawa kong resources dito ay in Tagalog talaga. Bakit? Kasi ito ang something na magiging useful sa'yo as business student, as individual. Okay? Kung gagawin mo to in your own level, magandang gawin din ito pagdating sa corporate level. Okay? But of course, some of you are in the government already na wala nang planong pumunta sa mga private companies or corporations. So, impossible na maging financial maging financial manager ka, but you can be a financial consultant mastering the stock market. Not everyone knows about the stock market, kaya nga pinili kong isama sa discussion itong stock market because it is part of financial market. Okay, so excited na ba kayong marinig itong stock market na to, di ba? Naririnig natin stock market, nako masalimuot yan, nako sugal yan. Nako, para lang yan sa mayayaman. That's not true. Okay?
Kaya yung iba naghihintay ng proper timing na kailangan makaipon muna ng malaking pera. Hindi yun ganun. Okay, sabi ko nga sa inyo, kung hindi ganun kalaki ang pera mo, meron naman tinatawag na indirect stock investment. Still, part pa rin yun, katulad ng mutual fund. At dati, ang puhunan ng mga mutual fund companies, magkano? Dapat mayroon kang 100,000. Okay? Ngayon, ibinaba sa 5,000. Para ma-reach ang millennial, minimum na lang na investment, 1,000 pesos na lang para maka-invest ka sa mutual fund. Okay? And imagine mo yung 1,000 mo, 'di ba? Hinahati-hati pa sa 10 companies 'yun. 'Di ba? Kaya kung consistently kang naglalagay ng investment mo, not necessarily kailangan malaki, but ang important doon is consistent ang paglalagay. Okay? Adi, nabibit mo yung sinasabi nating inflation. Okay? Yung pagbaba ng purchasing power ng pera. Kasi nalalampasan ng value ng investments natin. Okay? Yung pagtaas ng price. Okay? Kaya magandang pag-aralan talaga itong si stock market. Ngayon, kung matigas talaga ang iyong ulo at hindi mo pinag-aralan pero gusto mo mag-invest sa stock market, okay, meron akong isang i-advise sa'yo. Pwede naman. Okay? Basta ang tip ko dyan, maximum na hanggang 3 corporation lang ang pipiliin mo. Huwag nang lalampas dun. Kasi hindi ka naman trader. Okay? Isa kang investor. So, wala kang pakialam kung bumaba o tumaas ang price ng mga stocks mo as long as consistently kang naglalagay ng investment. Ang tawag dun, peso cost averaging. Okay? Wala kang pakialam kung bumaba o tumaas basta ikaw consistent kang naglalagay ng same amount. Okay? So, gusto ko pagka dun siguro sa last session natin, didiscussan ko kayo nung about dito talaga, yung personal finance para magamit nyo. Okay? In the individual level. Okay? But more of dito sa session na to, pag-aaralan muna natin yung overview. Okay? So, let's now proceed sa ating discussion. So, ito muna, no? Stock Market 101. Mga maling akala sa stock market. Number one, ito ay para lang sa mga mayayaman. Of course, that's not true. Ito ay parang sugal. That's not true. Okay? Kasi meron tayong tinatawag sa investment na calculated risk. So, if you can calculate the risk of losses, then it is not a sugal. Okay? Hindi siya gamble. Okay? Number three, ito ay scam, pyramiding, or networking. Totally not. Okay? And then number four, delikado ang stock market. Delikado ang stock market pag hindi mo pinag-aralang mabuti. Okay? Pero kung pag-aaralan mo siya, hindi siya delikado. Kahit sa ang klase naman ng investment, meron tayong tinatawag na risk of losing. Okay? But pag kung pag-aaralan mo, you can calculate the risk. Okay? Meron nga mga investor na very conservative. Sa bonds lang sila nag-i-invest. Okay? Kasi natatakot sila sa pagtaas pagbaba ng mga stocks ng corporation. So, mas pinipili nila na corporate bonds or government bonds na lang. At least, fixed yung marireceive nilang payment from the bond investment or the corporate and government bond investment. Still, may kinikita pa rin sila na mas malaki kaysa sa pera na inilagay mo lang sa bangko na merong 0.25%. Okay? Na interest. Talagang parang wallet lang din yung savings natin. Talagang savings siya, hindi siya investment. Okay? So, let's proceed. Ano ba itong sinasabing stock market? Sasabi dito, ang stock market ay isang lugar or platform kung saan binibigyan ng tsansa ang mga tao or mga negosyo, mga negosyante, na maging parte or shareholder ng iba't ibang malalaking kumpanya. So, pag bumili ka ng share, okay, sabi nga nila, may share ka, kahati, okay, nagiging part owner ka ng business na kung saan ka nag-invest. Sa madaling salita, nagiging kabahagi ka sa pag-aari ng kumpanya sa pamamagitan ng paglalagak ng puhunan, sa pamamagitan ng pagbili ng stock para mas mapalaki pa o mapagpalago pa ang mga kumpanya kung saan ka naglalagak ng pera. So, dapat win-win solution ito, di ba? Ikaw, nag-expect ka ng dividend, ibig sabihin, share sa income ng kumpanya, and then, pag-increase ng market value mo. Siya naman, tinutulungan mo siya na mag-expand yung business niya.
Okay, so yun yung sinasabing stock market. Ang stock market ay isang palengke ng mga pangunahing binebenta ay stocks or shares ng isang kumpanya. Kapag namuhunan ka sa isang kumpanya, nagiging may-ari ka rin nito. So, if you will be investing in the Jollibee Corporation, hindi ka lang basta consumer ng Jollibee products. Isa ka rin part owner. Kaya pwede mong sabihin yun na hindi lang ako basta consumer. Part owner ako ng Jollibee. Diba? And alam nyo, maganda mag-invest sa kumpanyang yan. Why? Eh kasi hanggat may mga bata, okay? May mga bata na nag-i-enjoy sa Chicken Joy, hindi mawawala ng customer or client ang McDonald's. Maganda mag-invest sa San Miguel, although mahal lang. Bakit? Diba? Hanggat hindi nawawala ng mga magiinom, naandyan ang San Miguel. Ayan, diba? Maganda mag-invest sa SM. Diba? Kasi ilang SM ang meron sa buong Pilipinas plus meron pa sa ibang bansa. Sa China. Diba? So, sa tingin mo ba ito bang mga kumpanyang ito ay mabagsak kaagad-agad? Diba? Hindi. Diba? Meron tayong mga tinatawag na test of time. Talagang tested na itong mga to. So, yung mga nabanggit kong yun, yan yung mga sikat kung saan naglalagak ng pera itong mga investors. Okay? So, sabi ko nga, 2 to 3 maximum kung ikaw ay hindi pa talaga ganong kagaling. Okay? At consistent kang naglalagay. Okay? Ang pag-i-invest sa stock market ay nakakatulong sa number 1, pag-unlad ng bansa. Why? Okay. Kasi 'di ba, binibigyan mo ng chance ang isang kumpanya na lumaki dahil nag-i-invest ka sa kanya, nagkakaroon siya ng kapital. Sa paglaki ng kumpanya, sa pagdami ng mga empleyado, marami nagkakaroon ng trabaho. Okay? Marami ang nabibigyan ng chance na magkaroon ng trabaho. So, nakakatulong tayo sa pagpapaunlad ng bansa. And at the same time, 'di ba, ito ay taxable. Okay? Yung dividends na tinatanggap natin. So, nakakatulong pa rin. Alright? So, nakakadagdag sa pagbibigay ng trabaho sa mga tao at nakakapagbayad tayo ng buwis or tax. So, malaki na iitulong pala ng stock market. However, hindi nga lahat alam itong stock market na to. Okay? Ano naman itong shares of stock na sinasabi? So, na-explain na natin ito nung kauna-unahan. So, sa kagustuhan ng isang may-ari ng negosyo na lumaki sa pamamagitan ng karagdagang kapital, pwede niyang ibenta ang bahagi ng kanyang negosyo sa pamamagitan ng pagbili ng bahagi nito or shares of stock. Doon sa asset equals sa liability plus equity, siya si equity. Okay? Yan yung binibili mo as investor. Paano kumita sa stock market? Yan. So, hindi masyadong mahirap intindihin. Dalawang way kung paano kikita. Dividend, okay, nakikibahagi ka sa kita ng kumpanya, o yung tinatawag natin capital appreciation. Pagtaas ng presyo ng stock kumpara sa kung magkano mo siya binili. At sasabihin ko sa inyo, ang investment sa stock market ay para ring investment sa lupa pagdating sa pagtaas ng presyo. In the long run, tataas talaga siya. Okay? Yan ay proven na. Okay? Ang dami ng dinaanan ng economy natin. We have the Great Depression, we have the recession ng 2008, and then now meron tayong COVID. But if you will look at the trend, okay, of the performance of the stock, okay, talagang siya ay pataas in a long run or in a long period of time. Kaya hindi nakakatakot mag-invest sa kanya if ikaw ay magiging long-term investor with some goals in mind. Ayan, okay? Change in the stock price. So, paano ba nagbabago-bago ang price ng stocks? Okay, tingnan natin yung mga rule. Ano ang mga dahilan kung bakit tumataas o bumababa ang value ng stocks? Okay, meron tayong tinatawag na risk and uncertainty. Isa sa mga importanteng concept na dapat matutunan natin as financial managers. Ang akala ng marami, ang pagbabago ng presyo ng stock market ay random or tumataas o bumababa ng walang dahilan lamang. Kaya nasasabi nila na ito ay sugal. But that is not true. Ang risk and rewards ng stock market ay parang alon, taas or baba. Okay? So, sabi ko nga, yung mga trader, hindi investor ha, tawag natin trader, yung
araw-araw nakikipag-trade. Okay. Talagang may in a minute pwede kang maging milyonaryo, in a minute pwede ka ring mag-bankrupt. Okay, ganun ang pwedeng mangyari sa iyo pagdating sa trading sa stock market. Pero sabi ko nga, dahil wala pa naman tayong gasinong knowledge, okay, pwede kang maging investor na consistent. Yan, ito ay maaring resulta ng kalamidad, sakuna, or pulisiya ng bansa, etc. Okay, so katulad nga ng nangyayari ngayon, sa kalamidad, di ba? Pandemic. Ayan, so talagang bagsak ang stock market ngayon. Kung makikita mo, dalawang kulay lang yan, green or red. Talagang halos namumula ang investment ngayon sa stock market. Kahit sa mutual fund, ganun din. Okay? Ito ay rule pagdating sa investment. Okay? The higher the return, the higher the risk. Okay? Huwag kayong maniniwala dun sa the higher the return, the lower the risk. Scam yun pag ganun. Okay? Ito ang rule pagdating sa investment. Kung gaano kalaki ang chance mong kumita, ganun din kalaki ang chance mo na malugi sa stock market. Pero sabi nga natin, pwede natin itong maiwasan. Okay? Kung ating pag-aaralan. The risk and return trade-off. Okay? Sabi nga, the higher the risk, the higher the return. Or vice versa. Dahil nga ikaw ay investor lang at walang direktang impluensya sa pamamalakad ng kumpanya kung saan naka-invest, may chance na hindi maging favorable ang impact nito sa iyong investment. Ang tawag doon, risk. Kaya nga kailangan ang tinatawag na calculated risk. Sa paraang ito, nalilimitahan mo ang pagkalugi sa pamamagitan ng pag-intindi sa galaw ng merkado or ng market. So mararamdaman naman natin ngayon, kahit hindi talaga tayo expert, that because of this pandemic, affected ang economy. So alam natin na bagsak ang stock market. But of course, alam din natin that there are companies na nag-boom ngayon like manufacturing ng alcohol, manufacturing ng face mask, the food industry, the delivery, the online teaching, etc., etc. Okay, so meron pa rin. Ngayon, kung pag-aaralan nga natin ito at magiging observant tayo sa nangyayari sa paligid, okay, we can calculate yung tinatawag na risk ng pagkalugi sa stock market. Okay? Importante na importante na masukat ang mga risk. Okay? Ano-ano ba itong mga risk na to? Number one, we have the systematic risk or market risk. Ang mga risk na may direktang effect sa stock market katulad ng government policy. Okay? Change of administration. Lagi naman ganun. Pag may change in administration, talaga nag-a-adjust. Even pag merong napansin ko yung investment ko nung election, talagang palibasa hindi napag-focusan ang economy at ang napag-focusan ay ang politics at pangangampanya, talagang bumagsak ang stock market. So, nung panahong yon, nagdagdag tayo na nagdagdag kasi mura. Okay? Pag nagkaroon ng gera or war, okay, market protection, heavy or strict regulation, at excessive tax. So, yan pala yung mga direct na may effect sa stock market. Okay? Actually, ito rin yung may mga direct effect sa economy. Yung number one na yan. Number two, residual common factor risk. Ano ba yun? Mga risk na may epekto sa mga particular na industry lang daw, such as oil price. Okay, oil price hike against transport companies. Tariff tax of other countries to electronics manufacturer. So, ito, certain industry lang yung nahihit niya. Alright? Next, residual specific risk. Mga risk ng individual companies such as improper company policy. Okay, employee protest, presence of defective products, and similar cases. So, ito naman, in an individual level na ng company. Okay, so katulad nga nitong sa ABS-CBN na nangyari, di ba? Na kung hindi nangyari itong pandemic na ito, tuloy-tuloy pa rin ang hearing. Okay, sa pag-renew ng franchise ng ABS-CBN. So, nanganganib talaga na magsara. At hindi lang naman ngayon supposed yung magsasara yan. Nagsara na yan before during the martial law ng time ni Marcos, di ba? Talagang 14 years yata, no? So kung may investment ka sa ABS-CBN, talagang nalugi, di ba? Napakatagal na panahon kung hindi mo na pull out nung time na yon. Okay, but still naka-recover
naman, after so many years, naka-recover naman siya ulit. And now, nangangalid na naman ulit yung renewal ng kanyang franchise. So, as an investor, medyo magkakaproblema tayo dyan. Diba? And then number 4, currency risk. Mga risk dahil sa pagkulugi, dahil sa pagtaas o pagbaba ng palitan ng pera, such as oil price hike due to peso devaluation. Pag sinabi mong peso devaluation, bumababa ang presyo ng peso kontra dolyar. Diba? Kung dati, ang nilalabas mo lang ay 49, ngayon 51 na. So, peso devaluation ang tawag doon. Humihina ang purchasing power ng ating peso. Ayan. 4 basic laws pagdating sa stock market. The law of supply and demand. Remember, this is not a theory. This is a law. So, ito talaga yung nangyayari. Okay? Ano namang mga nangyayari dyan? The demand for stock increases while the supply remains the same. Same lang naman yung supply ng stocks. Okay? Pero dahil nag-i-increase ang demand, nag-i-increase din yung stock price. Diba? Kaya maganda na tumataas ang demand doon sa iyong stocks. Kasi nag-i-increase ang value, okay, ng shares of stock. Meron din naman na demand for stock decreases while supply remains the same. Hindi naman nagbabago ang supply, pero bumababa ang demand. Okay? And then number 3, supply increases while demand remains the same. So, supply naman ang nag-i-increase. And then number 4, supply naman ang nagdi-decrease. Pero sabi dito, among those 4 basic laws pagdating sa stock market, yung number 1 and number 2 lang ang importante. Okay? Anong yung number 1 and number 2? Tumataas o bumababa ang demand para sa stocks, pero yung stocks, same pa rin ng supply. Same level pa rin, hindi nagbabago. Note, supply of stocks in the stock market always remains the same except for rare situation. Okay? So, kung halimbawa nga, natuluyan si ABS-CBN, of course, uunti ang supply ng stocks kasi kasama ang ABS-CBN sa isa sa mga nakalista sa Philippine Stock Exchange as publicly listed entity. Diba? So, uunti ang supply. Because mawawala siya. But, ang rule is, pareho lang ang supply. Ang nagbabago lang talaga is the supply and demand. Okay? The demand of the investors for that particular stocks. Okay? Validate information or opinion. So, mag-ingat kayo dun sa mga maririnig nyo pagdating sa stock market, yung mga speculation. Dapat laging valid information or facts lang yung pagbabasehan natin at hindi yung mga usap-usapan sa social media na kesyo mag-i-expand si ganitang company. Until such time na hindi mo siya nababasa sa news, huwag mo siyang paniniwalaan because it will affect, okay, your financial strategy pagdating sa investment. Sabi dito, warning sa mga information na makukuha sa paligid about sa pagtaas or pagbaba ng stock market. Kaya bakit may warning? Kasi merong mga trader ng stock market na gumagawa ng kwento para mag-hype ang price nung particular company na yun. Well, in fact, hindi naman talaga. So, for their own benefit, okay, pag tumaas ang demand for that stock, ano ang mangyayari? Diba? Tataas ang presyo kasi sabi nga, the stock remains the same, yung supply. Pero tumaas yung demand. Itong mga trader na to, sasamantalahin nila yon para maibenta nila ng mas mataas kung magkano nila binili yung stock na yon. Gumagawa sila ng mga story. So, mag-ingat tayo dun sa mga yun. Diba? Wala naman palang ganong story. Ang purpose pala ng company ay magbabayad ng utang, kaya nangangalap ng investment. Ikaw naman, narinig mo, mag-i-expand yun. Eh, gawa-gawa lang pala yung story na mag-i-expand. Ginawa mo, dali-dali kang nag-invest doon sa kumpanyang yun, yun pala, hindi totoo or validated yung information na nakuha mo. Okay, kaya mag-ingat sa mga, lalo na sa social media, merong mga Facebook group itong mga investors na to, na kung, yung mga traders na and investors na yun, kung saan nagbabalita sila ng mga, pero hindi naman validated. Okay? Examples of opinion about the stock market or forecast. Kasi itong mga trader, mahilig sila mag-speculate. Diba?
And yun nga, meron ding mga kalokohan pagdating sa stock market na dapat mong iwasan. Sabi dito, number one, increase of income for the next year. Diba? May magsasabi na, oh, mag-i-increase ang income for the next year. As financial consultant, tatanungin mo, ano ang basis? Diba? Ano ang basis na mag-i-increase ang income? Dapat merong something information or some information na ibibigay sa'yo na validated na ma-forecast mo kung talaga magtataas or mag-i-increase ang income nung stock na yun. Diba? Kapag kasi sinabi nila, oh, mag-i-increase ang income ni Corporation ABC. Diba? So, ibig sabihin, tataas ang value ng stock na next year. So, ikaw, dahil naniwala ka, dali-dali kang bibili. Okay? Yun pala, wala namang ganong forecast. Ayan. So, isa yan sa mga nagiging problema. Number two, opening of new businesses. Ayan. Isa yan. Hindi naman natin alam. Kung ikaw ay investor, okay, of course, hindi ka susugal or hindi ka maglalagay ng investment sa mga papatayo pa lang na business. Kasi hindi natin alam kung gano'ng itatagal na. Diba? Pwedeng maubos ang pera mo dyan sa investment na yan. Diba? Number three, forecast about the Philippine market. Sino nagsasabi ng forecast about the Philippine market? Baka nag-hype lang tong mga intrader na to. Diba? At saka mga stock recommendation. Ayan. So, dapat pala, ano ang mga magiging basis mo? Hindi itong mga forecast na to. Okay, warning about the stock forecast. Mahalaga na huwag tayo basta mapagpaniwala sa opinion. Kasi maaaring nagbibigay ito ng mga stocks na gustong pataasin. Okay? In the stock market, uso ang sinasabing hype, lalo na sa initial public offering. Ang ibig sabihin kasi ng initial public offering, ganito. Halimbawa, si corporation. Okay. Si corporation ay meron lang authorized capital stock na 200,000 shares. Ngayon, itong 200,000 shares, naibenta niya ito noon. Nag-apply si company para sa increase ng kanilang shares. So, from 200,000, magdadagdag sila ng additional 100,000. Okay? Si 100,000 plus 200,000 na existing na, ilan na lahat? 300,000 na ang bago. Therefore, meron ng mga panibagong 100,000 shares na pwedeng ibenta. Ang una nilang gagawin, ibebenta muna nila yun sa mga existing shareholder na nila. Kasi mababago na ang percentage. So, kung halimbawa si Juan ay may investment kay ABC Corporation na 51% at kailangan niyang i-maintain ng control, siya muna ang priority para bumili ng additional dun sa additional 100,000 para ma-maintain niya yung control niya. Ngayon, naibenta na siya initially. Okay, dun sa mga existing investor na talaga. At wala nang gustong bumili, may natitira pa rin. Yun yung time na magkakaroon ng tinatawag na initial public offering. Kung saan, initially, ibebenta na siya sa public. Kasi nung una, binenta mo lang within the company investors. O yung mga existing investors. Okay? Ayan. So, hinahype daw, pinapataas, gumagawa ng kwento. So, iiwasan mo itong mga ganitong story. So, dapat daw, validated ang mga information. These are information that was already validated or historical such as, ayan, economic status provided by NEDA. Validated yan. Interest rate and inflation rate kung saan sinasabi ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Oil price in the market. Percentage of employment and unemployment, OFW remittances, foreign currency, at saka, ayan, number 8, very important, audited financial statements. Kaya nga, pinag-aralan natin yung understanding the financial statements. Kasi sabi ko nga, before you invest, you have to seek for the audited financial statements of the company. At yan yung mga nakikita mo nga sa internet kung publicly listed. Makikita mo din yung mga plans na andun, validated information siya dahil siya ay audited. Merong third party na nag-audit at nag-check ng fairness ng financial statements. Ah, kaya mag-iingat tayo dun sa mga naririnig nating kwento-kwento. Dapat ito pala yung sources ng ating information. Dapat validated. Okay, tandaan, maging mapanuri sa mga information na nakukuha na magiging basis ng pagbili or pagbenta mo ng iyong stocks. Pero sabi nga natin, hindi tayo trader.
tayo ay investor. Hindi tayo minuminutong nagbebenta o bumibili. Ang ginagawa lang natin, bumibili. Okay? At consistent tayong bumibili whatever happens in the economy. Because our plan is long term. Okay? If you want to plan for your retirement at alam mong nasa private entity ka na alam mo naman na halos wala kang makukuhang pension, okay, better yet, magplano ka na ngayon na mag-invest sa stock market habang maaga. Diba? At sabi ko nga, investment in the stock market, kung magiging maayos lang, parang value ng lupa, walang ibang way, pataas. Okay? Ano naman itong stock exchange? Ayan. Ang stock exchange, it is an entity or a corporation in which the business bringing the buyers and sellers of the stock securities. Ito daw yung nagpa-facilitate ng exchange of securities ng buyers and sellers. So, dito nangyayari yung transaction ng buyer and seller of stocks or investment. Ayan ang itsura niya kung mapapansin mo, di ba? Merong green, merong pula. Kung mapapansin mo, pag mula, babagsak. Pag green, pataas, di ba? So, anong year ba to? Walang nakalagay eh. So, kung mapapansin mo, di ba? Yung pattern niya. Isa yan sa mga pinag-aaralan. Kung ikaw ay trader, dapat marunong kang bumasanan. Kung ikaw naman ay investor, kahit hindi ka trader, ang pinakamaganda mong gawin, marunong kang bumasa ng basic financial statements. Okay? No need na pag-aralan ang movement nitong mga to. Ito ay para sa mga trader. Ito ay emotionally driven. Okay? Hindi to technical. Okay? Kasi dito sa stock market, meron tinatawag na technical analysis. Meron yung ginagawang chart analysis. Technical analysis, tinitingnan mo talaga ang financial statements at plan ng company. Okay? Pag ganitong mga chart analysis ang ginagawa, emotionally driven yan. Okay? Kaya yan ang ginagamit ng mga trader. But for investor, dun tayo sa mga validated information. Okay, the only stock exchange na meron tayo dito sa Pilipinas and allowed na mag-conduct na transaction ng stock market is ang Philippine Stock Exchange or PSE. Ito ang natatanging merkado ng stock sa Pilipinas. But in the USA, maraming klase. We have the New York Stock Exchange, One Chicago Stock Exchange, National Stock Exchange. Okay, so ito ang matatagpuan dun sa Makati. Actually, tapat to ng Sisip, Gores, and Velayo. And then meron din sa Ortigas. And I think parang may plan din yata sila to open sa BGC or meron na. Ayan. Hindi ko masyadong sure yung part na yun. Okay? So, ano bang itsura ng Philippine Stock Exchange pag nandun ka sa loob? Ganyan. Nagbubukas yan ng alas 9 at natatapos ng alas 4. Di ba? Makikita, may rinig mo, may magbebel. So, kagulo na ang mga trader. Ayan. Tapos, makikita mo rito yung mga declines, etc., etc. So, kung gusto mo pang mag-dig dito about the stock market, magandang pag-aralan talaga siya. Natututunan naman siya. You can watch YouTube, yung mga basics. Meron din. Ako, ang ginagawa ko, I'm reading books about stock exchange. Diba? Para maganda rin i-advise as consultant. Maganda rin i-lecture, katulad nito. Diba? And, I doubt kung nila-lecture talaga to sa undergrad at saka sa masteral at saka sa doctoral. Okay? Kasi bibihira lang talaga ang merong ganitong knowledge sa stock market. Okay? Hindi ka pwede magturo nito if you don't walk the talk. Ayan. Ano naman itong Philippine Stock Exchange Composite Index o PSEI? Ito palagi ang narinig o nababasa sa balita. Ito ay binubuo ng 30 largest active companies among the 200 companies listed in the Philippine Stock Exchange. Okay, in short, kung iipunin mo lahat ng 13 pinaka mga lalaking kumpanya at lalagay mo ng presyo, ang resulta niya PSEI. Okay? So ayan, makikita mo rito sa pagbinisita mo yung website na to, makikita mo yung PSEI, 'di ba? May value. All shares financial. Nakakategorize kasi siya kung sang industry. Ang industry ba niya ay financial? Industrial ba siya? Holding firm, services, mining, or property? Tapos makikita mo rin yung value at saka change. Okay, pwede mong bisitahin itong site na to. Okay, the Philippine Stock Exchange Index, All Shares Index. Ito yung ipinapakita niya lahat ng mga
nakalista sa PSE na kumpanya. Ayun na. Ito ay binubuo ng halos lahat ng nakalista na stocks sa Philippine Stock Exchange, kasama na ang preferred shares, bonds at iba pa. Nakabase ito sa lahat ng outstanding shares ng mga kumpanya. Okay, kung ang PSE ay 30 ang pinapakita, PSE ay all shares index lahat. At sabi ko nga, nakakategorize. Kung mapapansin mo rito, ayan o, nakakategorize kung saan mo siya titingnan. Okay, ito kinuha ko dun sa libro na nabasa ko. Okay, parang 2017 book. Mapapansin mo, ayan, may symbol. Kasi symbol yung ginagamit dun sa platform. And then, ano yung company name, ano ang kanyang sector, anong industry, at saka subsector. Diba, oh, ABS-CBN, ABS, services, media. Ayan. Ito naman, medyo matagal-tagal na, 2011, ang ginawa niya, top 5 publicly listed company classified according to the industry. So, nung 2011, September, this is a true fact coming from the Philippine Stock Exchange. Nung panahon yun, ayan o, makikita mo, Bank of the Philippine Islands or BPI. Ano yung opening? Yung opening yun yung opening price, 54.5 pesos. And then, pinakamataas niyang naabot within that day is 55.9. Ang pinakamababa naman na naging demand sa kanya, naging price niya is 54.25. And then, nagsara ang presyo sa 55.8. Yun yung close. And then, yung volume, yun yung dami na ng transaction na nangyari that day. Okay? As of that day. Ayan. So, napakagandang pag-aralan, di ba? Very interesting. Okay? So, the basic steps to open the account. Ito, dinagdag ko na lang. If you are interested, okay, hindi ko naman pinopromote si Cold Financial kasi ang ginagamit ko, ibang platform. So, basically, pareho lang din. Nagkataon lang na pag-search ko dun sa website ng COL Financial, okay, meron silang basic steps na ginagawa. At pareho din naman to sa steps ng iba. Okay, kung mapansin mo, ayan, no? Account opening access, ready your requirements. Ayan, one government ID, TIN, and then mag-sign up ka daw, pwedeng online, and then kailangan mong ipadala yung mga documents na yun. Okay? And then, once na ma-approve ka na, yan, pwede ka na mag-start mag-invest. By the way, pagdating sa stock investment, ang initial kasi ng COL, parang 5,000. But subsequently, ako i-advise ko, magbababa sa 8,000 yung ginagamit mo. Okay? Kasi, charges eh. Parang, sayang yung charges. Parang ganito yan eh. Kukuha ka ng subject sa MBA, ang kinuha mo 3 units lang, pero same miscellaneous ang babayaran mo. Kung kinuha mo naman yung 9 units, same miscellaneous pa rin ang babayaran mo. So, same miscellaneous expense. So, ganun din dito, might as well i-maximize mo na yung mga charges na makukuha mo rito sa, o na mai-incur mo dito sa stock investment. Okay? So, ayan o. Yan. So, kung gusto mo pang matutunan talaga, you can visit COL Financial. Ako kasi ang ginagamit ko is, focus ako sa mutual fund. And, ano itong ginagamit kong platform? Dito sa, nakalimutan ko yung pangalan. Okay? Kasi masikat itong COL Financial. Well, anyways, okay. So, at least I gave you the idea to explore more about the stock market. But of course, this will not be the focus of our discussion for financial management kasi FM is very broad. Okay? So, mas bibigyan ko kayo ng emphasis dun sa mga tools na pwede nyong magamit. Okay? Para ma-master nyo pa itong mga aspect ng financial management. Okay? So, I guess hanggang dito yung ating discussion for this session. Next meeting natin, ang i-discuss ko is about the financial statement analysis. So, kailangan pagandaan nyo yun, ha? Kasi medyo masalimuot yun. Cash flow analysis, capital budgeting, at saka working capital. So, pag gamitin mo tong week na to para pag-aralan, okay, ang pagbabasa ng financial statements at saka yung mga basic components niya. Okay? So, I guess, ituro na natin ang foundation ng concept ngayong session na to. So, I hope marami kayong natutunan and, of course, see you sa next session natin. Thank you.